Panatag ang loob ni Victor Padrones sa Barangay Pangatian, Cabanatuan City na magbenta ng palay sa Provincial Food Council na binuo noong 2019 ni Governor Aurelio, Oyie Umali sa tulong ng Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Doc Anthony Umali. Siya ay 14 na taon nang magsasaka habang 25 taon naman bilang isang tricycle driver na kanyang pangunahing pinagkakakitaan. Masaya si Padrones sa pagbili ng kapitolyo sa kanyang 240 kabang palay sa halagang 17 pesos and 10 centavos kada kilo kumpara sa umiiral na presyo sa kanilang lugar na nasa 16 pesos and 50 centavos lamang. Malaking tulong sa kanya ang dagdag na 60 centavos kada kilo upang mabawi ang kanyang puhunan na umabot sa 180,000 pesos sa 4 na ektaryang bukirin na kanyang binubuwisan. Malaking tulong sa katulad namin magsasaka kasi iba kasi mga malalaking mamimili, binabaksak nilang pilit yung presyo. Kaya mas maganda kung sa gobyerno ibebenta dahil magandang presyo. Ay sobra, lalo na ngayon. Isang urea lang, 250 na. Eh, ano pa kikita ito pag isa ka kung mababa ang palay? Pinangutang lang. Oh, utang lang din kasi. Kaya obligadong ibenta natin sa mataas na presyo. Ayon kay Padrones, kulang sa supply ng tubig ang kanyang sinasaka kaya kaunti lamang ang kanyang inani kasabay pa ang paglabas ng sandamakmak na rice black bags o alitanya na lalong namerwisyo sa kanyang pananim. Bali, ang kadahilanan po ng pagkabawas po ng aming ani dito sa Nueva Ecija ay gawa po ng salitangya at saka isa pa po yung takulangan po na naging supply ng tubig. At saka nung nakaraan, medyo maganda nung nakaraan, hindi katulad ngayon na wala talaga, medyo pinapos sa tubig at isa pa yung mga makapanirang insekto, yung alitangya, nasira ang aming mga palayan. Ito ang unang beses na magbenta ng palay ni Padrones at sa natitira pa nitong isang ektarya ay kanya muli itong ipapay-schedule sa PFC na aaasahang aani sa November 29. Eh hindi na siguro kung palaging ganito ang kwan. Magandang presyo na. Hindi na ililipat ng ibang bentahan. Kasi sa iba kasi lalo na yung mga negosyante, binabaksak presyo nila lalo eh. Laking pasasalamat ng pamilya Padrones kina Governor Oyie at Vice Governor Doc Anthony sa pagtulong sa mga magsasaka na lapis na naapektuhan ng pagsadsad ng presyo ng palay sa merkado. Hiling nito na naway tumagal pa sa serbisyo sina Governor Oyie upang magpatuloy ang kanilang programang itinatag sa ilalim ng Palay Price Support Program na ipinatutupad ng Provincial Food Council. Sana tumagal pa siya sa pagserbisyo sa pamahalaan natin. Para malaking bagay kasi nagagawa niya. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.